Hello guys, welcome back to my channel. Kayo po ba isa sa mga kagaya ng bossing kong manonood na inagawa ng kanilang minamahal? Umalis na po ang kanilang asawa at ito ay sumama na sa mistress. Ayan. Meron akong bossing na manonood na kagabi ay tawag ng tawag sa akin. Ako na may napaawa at iyak po siya ng iyak dahil ang kanyang mister ay parang magti 3 weeks na hindi umuwi sa kanila. Sila po ay merong dalawang anak at kumbaga eh yung mister niya nagtatrabaho sa kanila. At yung mister niya ay nabalitaan niya na may kinakasama ng iba. Ngayon, kaya po pala ito hindi na nauwi. Diba no, hindi ko alam kung paano natitiis ng mga ganyan. No? Yung tipo ba na iiwan talaga ang pamilya para laang po doon. Ngayon, kung kayo po ay may ganyang sitwasyon, huwag po kayong mag-alala. Marami po pamamaraan para po manumbalik muli ang pagmamahala ninyo at maghiwalay po sila. At in the end ay babalik po sa inyo. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Sabi ko po doon sa bossing ko na huwag po siyang mag-alala. At tutulungan natin siya sa mga ganyang sitwasyon. Ay, napakasakit, lalo-lalo na kung talaga namang, kumbaga, nung nagsimula kayong maging mag-asawa, parang umikot na yung mundo mo sa kanya. Yun po ang sabi ni, ng bossing kong manonood na umikot na talaga yung mundo niya doon, sa taong ito. Tapos ngayon, ay nagkaroon sila ng dalawang anak, tapos pero madalas sila nag-aaway dahil napapansin nga niya na bakit parang, meron ng iba, napapansin niya po talaga ito at napapansin niya na dati-dati eh wala namang password ang cellphone ng kanyang mister eh bigla itong nagkaroon at ito eh dati-dati eh nandun lang pakalat-kalat, bakit ba ito hindi niya na nakikita na pakalat-kalat ang cellphone ng kanyang mister at ito nga po eh minsan nga po na kumbagay na-tsempuhan niya na natutulog ata yung mister niya na-tsempuhan niya na nakita yung sa ilalim ng unan yung cellphone ay na-tsempuhan niya kung ano po ang password na na-tsambahan niya. Ngayon, nung nabuksan niya ito ay nakita niya ang buong pangyayari na talagang merong karelasyon. Kaya lamang siya po ay dahil sa wala siyang kakayahan na buhayin ang kanyang dalawang anak, siya po ay naging pipi at bingi. Kaya lang ang masaklap, kahit siya po ay naging pipi at bingi, ay tuluyan ng lumisan sa kanya ang kanyang asawa. Napakasakit po ng mga ganyang sitwasyon. Lalo-lalo na kung paano mo bubuhayin ang iyong mga anak, di ba? No? Talagang ako'y nanlumuden sa mga ganyang usapin. At iyak po siya ng iyak. Ngayon, ay nag-iyakan nga po rin gamit. Ako po ay napaawa. Diyos ko po, ngayon, dahil sa mga ganyang sitwasyon, ay ituturo ko ang pinakamalupit na pamamaraan para po sila ay maghiwalay at bumalik muli sa inyo at kumbaga manumbalik muli ang pagmamahalan ninyong dalawa na sinira lang naman ng mga ganyan. Pero alam niyo po ba, ang dapat nating gagamutin talaga dyan ay ang lalaki. Dahil alam niyo po ay napakaraming babae at yan ang inyong asawa. Kumbaga yan ang pinaka-mayor sa lahat. Kasi kung yung asawa ninyo ay hindi talaga magpapatukso, kahit magkandutuwad-tuwad diyan yung babae, ay talagang hindi, pikit mata po yan. Kumbaga siya mismo ay iiwas. Kaya lang lumalapit ang tukso kung nakikita niya na yung nanunukso, nakikita niya na magpapatukso ito. Kaya, yun, dun lumalala. Pero yung tipo ba na dead ma siya, hindi siya pinapansin, ay hindi ito para lapitan pa ng tukso. Pero kung nakita niya na kaya niyang kunin, ay kayang-kaya. Kaya, kumbaga, dun lumalali, masamahan. Pero kung etong isa ay hindi talaga, kung sino yung relasyon mo ay hindi talaga nagpatukso, ay hindi talaga yan. Kaya ito ating gagamutin. Kasi siya naman yung asawa mo eh. Kumbaga, siya yung dahilan. Kasi nagpatukso po siya. Siya yung pinaka-ano dito kasi napakarami namang tukso sa paligid talaga. Napakaraming babae. Marami nga po kung meron akong kaibigan. Napaka-chick boy po niya. Natatawa siya dahil hindi nila alam napakarami nila. At may bukod pa ang mga kachat niya. Kaya kung ako sa inyo ay pinaka-mayor niyong tutukan
ay yung inyong karelasyon, dahil baka akala nyo ito lamang pinag-iinitan nyo yung isa, eh, hindi nyo alam, napakaraming kachat niya. At natatawa siya dahil nga po yung itong babaeng ito ay nag-focus dito sa isa. Hindi niya alam, itong karelasyon niya ay andami-daming account at andaming kachat na babae. Natatawa na lang yung kaibigan ko na napaka-chick boy. Pero syempre, wala akong kakayahan dahil buhay niya yun eh. Wala akong kakayahan na siya po ay aking kontrolin. Hindi ko naman siya karelasyon dahil siya po ay malapit sa atin. Kumbaga, kilalang kilala ko siya. Eh, kumbaga, ang maggagamot talaga dapat yan ay asawa. Yung mismong karelasyon, yun po talaga ang gagamot. Kahit ba yan ay kaibigan ko, ay wala akong karapatan na gumamot dyan. Kaya kung kayo ay may karanasan na ganyan, ang gagamot lang talaga ay yung karelasyon. Kay ikaw ay kapatid, kay ikaw ay nanay, kay ikaw ay kaibigan, wala kang karapatan. At saka, hindi rin po yung tatalab. Mas mainam, yung mismong nangyayari sa kanya, ang problema, yun ang mismong gagawa. Kasi kung ikaw ay makikialam sa kanila at ikaw mismo ay gagawa, nagmamalasakit ka lamang, why effect po yan? Kailangan ko sino po yung tao na nagagawa ng mga ganong sitwasyon, siya po ang gagawa. O ganito po ang mga kailangan natin. Ihanda po ang mga materyales at ito po ay napaka-epektibo. Ganito po, maganda po kayo ng siyam na pako, siyam na padrible, siyam na aspile, siyam na pin. Ayan, kay may ulo, kay wala, okay po yan. At pagkatapos po niyan, tigsasyam po yan ha. At pagkatapos, kasi alam niyo na ang numero ng 9, yan po ang numero ng 9, 19, 29, ayan po ay, kumbaga, pagtatapos, kamatayan po yan. Pagtatapos ng kanilang relasyon. Kaya, 9-9-9 ang ating gagawin sa kanila. At pagkatapos po niyan, ay sulat nyo po, kung kayo ay may larawan ng taong ito, ay mainam. Pero kung wala kayong larawan at alam nyo naman ang tunay na pangalan nila, pwede na po yan. Tunay na pangalan ng asawa nyo at tunay na pangalan ng babae at ipilido. Ganun din po tunay na pangalan ng asawa nyo at ipilido ha. Parehas, kasama lagi ang ipilido po niyan. Yung tunay na pangalan at hindi pwede ang nickname. At pagkatapos po niyan, ay kung may larawan, sulatan nyo dun sa likod ng larawan, tatlong beses ang pangalan nila, tatlong beses ang asawa mo, alternate, asawa mo, tapos yung babae, asawa mo, hanggang tatlong beses asawa mo, alternate, tatlong beses dun sa babae. At pagkatapos, bibilutin nyo ito, kumuha kayo ng isang bote ng suka. Kunyari, yung suka, punong-puno, isali nyo muna ito sa isang baso, yung suka, at kailangan kalhati lamang. Kailangan din natin ng suka, pero kalhating bote lamang. At pagkatapos, ishoot nyo siya dyan. Kailangan medyo malaki, or kaya po, pwede rin halimbawa sa isang jar, malaki yung pinaka, ano yan, diba, yung bilog, yung nguso. Ngayon, pwede rin yung ilagay doon, yung suka, doon yun na lang isalin. Para nga naman yung bote ng suka, hindi siya mapariwara yung kalhati, di ba? Yung kalhati, kalhatiin nyo yan, ibusyo dyan sa ating garapon, sa ating jar. Dito nyo ilagay yung larawan ng tao, at ganoon din yung, kung walang larawan, pwede po yung pangalan lamang. Lagay nyo po dyan. At pagkatapos, lahat ng siyam-siyam na nabanggit natin na matitilos, ay ihulog nyo lahat dyan. At ganun din po, kailangan natin ng balahibo ng asong itim at ganun din po ang pusang itim. Pag-aawayin po natin sila. Kailangan itim-itim ha. Itim na aso, konting balahibo lamang. At saka itim na pusa, konting balahibo lamang. Shoot po natin siya dyan. Tapos, ati po na siyang hihigpitan ng takip. At ang gagawin nyo po, ang pagganap po niyan ay Tuesday or Friday, 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, dito po tayo sa May Silangan. Ngayon, higpitan niyo ang pagkakatali dyan. At pagkatapos po niyan ay tuwing gabi ng Tuesday or kaya basta simulan niyo po siya ng Tuesday or Friday. Natapos paggabi na, isi-check niyo po ito lagi. Sa unang araw lang po yun. Tapos, sumunod kahit sa susunod na araw, di ba, Tuesday, sunod Wednesday, shake nyo po ng ishake, hayaan nyo po yan. Yan po ay mag-aaway at mag-aaway at ang kanilang relasyon ay mauuwi sa hiwalayan. Kapag po yan ay naghiwalay, ang inyo pong asawa ay babalik po sa inyo.
Sinisigurado ko po dahil marami na akong nabigyan ng ganyang payo na hindi pa ako nakasabak sa pagbibidyo ay talagang okay na okay. Ngayon po ay nagsasama sila at nabigyan pa nga sila ng isa pang anak. Pero kung ako sa inyo, okay na po yung dalawa, huwag niyo na po yung dadagdagan na. Kasi nga po, ang hirap ng buhay po ngayon. Ako nga po ay dalawa lang, ako po ay nagpatali na. Kumbaga, ang hirap nga po ng ganyan, lalo-lalo na kung ikaw ay naasa sa iyong asawa. Mas mainam pa nga po mag-isip ka kung paano ka hindi aasa sa iyong asawa. Mainam po na meron kang sarili mo. Kasi yun nga po yung mahirap kapag ikaw ay naasa. Eh kumbaga kung kahit siya ay magluko, kumbaga dededmahin mo na lang kanyang pagluluko. Pero kung ikaw ay may kakayahan, buhayin ang sarili mo, hindi ka mapagmamalakihan ng kahit sino. Ganun po yun. Kaya kailangan i-build up mo ang sarili mo na kahit wala ng iba. Ganun po yun ang mas maganda. Halimbawa, habang katapos nyong gawin po ang ritual na iyan, habang sinishake-shake mo siya at pinaghihiwalay natin sila, ay maina mag-isip po kayo kung paano nyo po may tataguyod ang inyo po mga anak. Tapos, marami pong pamamaraan, kagaya ng mga sinabi ko po, gumawa kayo ng mga homemade. Hindi naman kailangan mag-abroad po kayo para iwanan ang inyong mga anak. Kawawa po kasi ang mga bata kapag po ganyan. Halimbawa, maggawa kayo ng pastillas, tapos i-alok nyo ito sa school, yung mga ganyan. O kaya magawa kayo ng maliit na tindahan sa inyong tahanan, yung mga ganon. Gumawa kayo ng ice candy. Basta yung magkapisan lang kayo ng inyong mga anak. Kasi mahirap po yan, lalo't babae pa po ang mga anak ninyo. Mahirap na, di ba? Yung mga napapanood natin sa TV, napapariwala na ang mga anak ay mahirap. Mahirap na walang kapisan na magulang. Iba pa rin ang alaga ng magulang. Ayan, basta iyan po ay napaka-epektibo, babalik ko yan sa inyo. Pero once bumalik na sa inyo, inyong asawa, huwag niyo po itong raratratin, huwag niyo po itong susumbatan. Kasi gumawa na kayo ng ritual eh, hayaan yung ritual ang makapagpabago sa kanya. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi niyo po tatandaan, ang numero unong makatulong po sa inyo ay ang Panginoon. Magdasal po tayo na tayo po'y gabayan sa lahat ng mga nagaganap po sa atin at makayanan natin lahat ang mga sitwasyon na nangyayari po sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po.